maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-awerta ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang umisipo. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka yung tayumangge. Ito po yung mga health benefits ito. Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan! Season 3! Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, kasama ko po ay ang chairman ng SINAG o Samahan ng Industriya ng Agrikultura, ang ating engineer si Engineer Rosendo So, at ang ating dalubhasang doktor si Doc So, si De Leon. Hello po! Hello, Amy! Hello, Doc! Hello, Amy! Hello, hello po! Hello, Amy! Hello, Kasendo! Kasendo, nakita mo ba yung itsura ni Doc Sosi ngayon? Nakaiba! Oh, buwa bata! Buwa bata! Yan. Kala ko mag-golf eh. Nagpakalbo eh, nagpakalbo. Anyway, ang hirap pala ng umuulan. Oo. Minsan, oo. May pupuntahan ka, tapos wala kang dalampayong. Tama. Diba? Ano yung ulan ko, yun? Ito nakakaraan. Sabi ko nga po, Doc Sosi, sa akin ngayon, buti na lang ay work from home. Dahil kung ako po'y pumapasok sa opisina, matatraffic ka pa, eh ako hindi naman ako naka-private car. Ako ay public commuter lang, no? So, pagka ikaw ay naipit ka pa sa traffic, umuulan, minsan baha pa yung kalsada, marami po talaga downside ang pag-ulan. Ako, Kasendo, alam mo talaga, ngayong eleksyon, pasok ko na yung eleksyon, ha? Dapat magbigyan talaga ng priority itong ating pagsasaka. Kasi kailangan talaga natin na mag-produce ang sarili nating pagkain at hindi umasa sa ibang bansa. Ay, sabi mo, Burma, magbibigay sa atin ng imported na mga bigas. Eh, dapat meron po tayo ng sarili natin. Ang laki din ang gastos po pagkaganyan. Paano din kung wala na silang sources? So, sana maging priority naman po yung mga magsasaka sa mga susunod tama na mauupo. Ayun. At, tama, sige. Tama. Pero, Doc Sosi and Kasendo, ngayon, meron tayong makakasama naman. Ibahin natin ang ating pag-uusap. Ito naman po, pag umabor naman sa kanila ang ulan. Kasi maganda daw magtanim pagka ganitong maulan. So, pag-uusapan po natin ay rambutan. Yan. Wow, rambutan? Rambutan. Yeah. Oh. Eh, mga seasonal yan, ha? Oo. Sa akin po, ako'y taga-Norte, medyo bago sa akin to kasi ang layo ng South sa amin eh. Pero maganda po na ang dami natin matututunan dito sa ating makakasama. Sila po ay mag-asawa, magkatuwang po sa kanilang farm. Kaya maganda din makausap natin sila para sa ating parang inspirasyon. Maganda kung ang katuwang mo ay naiintindihan ang iyong trabaho at ang iyong passion, di ba? Mas mag-work out ang inyong negosyo pagka ganyan. So, abangan niyo po yan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree ako dyan. Agree ako dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Kasendo and Doc Sosi, papalad po ang ating programa dahil meron tayong makakasama. Galing pa po sila ng San Pablo City, Laguna. Opo. Sila po ay mag-asawa at sabi nga ay perfect combination. Kasi sila po ay magkatuwang pagdating po sa farming. Ang makakasama po natin ngayon ay ang may-ari po ng Forest Wood Garden. Sila po ay sila Ma'am Mirna and Joel Frago. Ma'am Mirna and Joel Frago. Hello po! Hello po. Hello. Magandang tanghali po. Hello ma'am. Hello sir. Kayo po ay nasa San Pablo City, Laguna. Kamusta ang panahon dyan, ma'am? Maulan po kami ngayon dito sa San Pablo City. Medyo po maambon-ambon at kulimlim ang amin pong paligid dito.
na maganda naman po ang panahon dahil sa kagaya po namin na nasa pagsasaka, ang ganito pong uri ng panahon ay napakainam upang magtanim. Ano, beneficial yung ganitong maulan. Nakatipid ang dilig, tama ba? Nakatipid sa dilig at maraming napoproduce na tatanim kapag ganito at saka ang trabahador ay di gaanong napapagod ka agad. Kaya mas maganda yung ganitong season. Mas gusto nila na magtrabaho pagka ganitong maulan as you compare doon sa mainit. Sir, pag-usapan natin kasi balita ko ay maraming rambutan dyan sa inyo. Kasi napatiyan po kasi sa buwan na ito ay season na kung saan a time for harvesting ng mga itinanim na exotic trees or na fruit. Opo. Na sa ngayon ay tamang-tama yung panahon na ma-interview about dito sa rambutan. Kasi sa ngayon, ang season dito sa amin is rambutan and lansones. Mm-hmm. Kaya lang, mas madami ang ibinunga ng rambutan as you compare mo dun sa mga lansones. Kasi siguro marahil ay dulot na ito ng una ay sa climate change at pabago-bagong panahon nga. At ikalawa, maaaring nahuhuli tayo sa mga teknolohiya na dapat ay naka-adapt na rin dapat ang isang sakahan sa panahong ito. At Manong, pero this year parang mas konti, no? Mas konti rin ang bunga ng rambutan compare last year. Opo, tama po kayo. At dahilan nga po sa on and off po ang ating climate. Hindi ikalawa, nasundan pa po ng isang matinding paglindol. Hindi, ang nangyari po, sa halip po na patuloy na nagmamature ang mga bagong bunga ng rambutan, eh hindi pa po dapat na i-harvest. Almost half of the fruit po ay naglagas at nanlaglag po sa lupa. Kanya, ayan po ang dahilan kung bakit naging kakaunti ang atin pong harvest as you compare po last year na talaga pong tonelada. Doc Sosie, kaya nasabi ko yun, si Mayor George Berries doon sa Kalawan, eh ano eh. Oh. Dati kasi dalawang sako ang binigay, ngayon isang sako lang. kaya mo nasabing mahina, ano? Ako yung curious lang na... Kaya tinanong ko kay ano, pare George, eh, bakit may konti ngayon? Sabi niya, nako, eh, mas konti ang harvest this year, sabi niya. Teka mo na, ako'y curious sa Joel. May epekto pala ang lindol? Ganun ba? Malaking epekto po sa amin pong rambutan dahil una po. Opo, kasi po una di po ba't nagkaroon ng yung intensity niya na shake yung lupa. So yun pong mga bunga ng rambutan na ito po'y kumbaga very sensitive po siya kapag niyug-yug mo siya, and at the same time yung pong mga roots sa ilalim nito ay maaari din ito po ay isa rin sa naging factor upang maapektuhan ang kanya pong pagbunga. Kaya ito po yung base po sa aming obserbasyon. Hindi naman po kasi dating ganito. At maayos naman po kasi dati ang production. Saka nag-uulan po. So, nag-uulan po siya. Then after nung mag-uulan po, talaga nang lugon po talaga yung mga ano, mga bunga. Yung mga gajolen po. Kahit po sabihin po natin na ang iba pong mga farmers ay nag-spray ng kanila pong pamamaraan, ay patuloy pa rin pong nanlalagas ito. Kami po dito sa farm, isa po kasi ako sa practitioner ng organic agriculture. So ako po yung nag-a-apply ng calcium phosphate. Ito po yung kinuha ko doon sa mga buto at saka po buto-buto at saka po sa mga balat ng itlog. Then, i-finormulate po namin ito base po sa
itinuro po ng Agriculture Training Institute kasi ang farm po is also a learning site. So, kahit po kami nag-apply nung ganung technology, ay still affected pa rin po kami sa pagkakainit ulan, pabago-bago at pagkakalindol. Kaya po malaki pong factor ang mga climate na nangyayari po sa atin ngayon. Ito po itong exotic fruit. Yeah, Ma'am Joel, nakita ko rin yung ano eh, yung fruits niya ngayon, maraming parang brownies compare last year. Parang siguro sa ulan yun, no? Naapekto sa ulan. Opo, ito po ay epekto po ito ng pabagong-bagong init at lamig at dito po lumalakas ang tinatawag po nating mga fungus. At kapag ka po ang fungus po ay dumami, nagkakaroon nga po ito ng yung po tinatawag nating black pigment doon po sa balat ng rambutan. At dadami po ang mga langgam at doon magsisimula na po yung pangingitim ng balat ng ating rambutan. Kaya po still napakalaki pong factor ang climate change. So ang isa pong kagalingan na to ay adaptable na po. Kumbaga, nag-a-adjust na rin po sila sa klima. Siguro baka by next year, adapted na po nila ang ating climate change. At sa nakikita ko po, ay very suited po itong aming variety na kung saan ito pong variety na ito, nung aming pong itanim, ako po'y kinumbinsi muna po ng isang matandang magsasaka o isang matandang agriculturist na ang hamon nga po niya sa akin ay kung hindi maganda ang variety na ini-offer ko sa iyo, ay mangyaring puntahan mo ako sa aking puntod at tadyakan mo ang aking puntod at sabihin mong sinungaling kang matanda ka. So ako po'y nabigo at hindi po totoo na pangit yung variety. At nagkamali po ako sa iniisip kong yon. At sa ngayon po ay sabi ko ay kung ako pala yung naniwala doon sa mga katabi kong farm at mga nakikilala kong ilang mga magsasaka na tinatawanan ang variety na ito, ay di siguro ngayon ay hindi ko may enjoy ang variety na sa ngayon ay amin pong tinatamasa. Kaya po nakakatuwa po ito dahil nung ipaliwanag po ito sa akin ng matanda, ang pagkakasbaybay po sa laysay niya ay ganito. Ito ay nagmula sa isang native variety na kung saan ay tinatawag nilang karayo. Ang karayo ay may isang characteristic na kung saan hindi ito gaanong dinadapuan o pubang tipong pest resistant. Na kung saan ang kanyang characteristic ay hindi siya pinagpupuntahan ng mga insekto. Kaya lang, ang bunga nito ay inahin, singkad, kaasim at po pwede mong isuka, kumbaga. Pero, nakakatuwa naman ang kanyang itsura at ang kanyang characteristic. Isang characteristic na kinuha nung matanda at siya ngayong ginamit, siyang pinag-cross, kasi pinagsama nito, i-ginraft niya ito sa napakagandang variety which is the RR variety or the wrong grain. Okay? Ngayon nung ito po ngayon ay napagsama-sama niya, dinala niya po ito sa isang island to avoid. Gumawa po siya ng isang greenhouse at surrounded by water at doon niya inilagay ito to avoid cross-pollination. At doon ay talagang matagal niya, hindi niya ito agad inilabas at kanyang inaral munang mabuti. Yes po. Paliwanag mo nga, nagtanim ka, buto ba yan? Ilan taon bago lumaki? Yung buhay ng rambutan, kailan mamumunga? Ilan na magiging bunga? Ilan na magiging kilo? Humigit kumulang? Yan, mga ganyan. Yung ito po, kasi hindi ito cash crop. So yung mga cash crop po natin, yung po mga pangmadalian. So ang ito po, parang ano po ba to? Para kayo nag-soil banking na nag-invest po tayo ng example po sa isang puno, halimbawa po, ang halaga po niya ay example po ay 300 or 350 kasi noong time na yun, ang bili po namin ay 350. So, yung in-invest po natin doon na 350,
Pag kinumpute po natin, after 7 years, kasi 3 years, pa 3 years po kasi niya, nabunga na po siya. Okay. Kaya lang, yung pong puno, hindi pa po siya malaki. Okay. Kumbaga, baby-baby pa po yung puno. Parang hindi pa po ganun kayabong. So, kailangan po niya mag-iintay ng 7 years para talagang totally na mayabong po yung puno. Mm-hmm. So, yung pong 7 and 8, yung po yung kuno-consider namin na yung po talaga yung pamumunga niya talaga na marami po siyang mamunga. So, pag kinumpit po natin yung 3 years, after po, yung po ating investment sa isang puno na 300, na after 8 years, na siya naman po, pag namunga, ang isa pong puno, nakakakuha po tayong mga 100 kilo na mahigit pataas wow. po sa isa pong, puno. Opo, pag lalo na pag malaki po siya, pag siya po ay... 100 kilo? Kaya? Opo, marami po siya. Ang 100 kilo po, yung po ay mga 3 kahon. Pag ating pong kukumpitin. Kasi ang isang kahon po is 35 kilos. So, pag kinumpit po natin, is ano po yun, 3 kahon po. So, o minsan po, mas madami pa po yun. Doon. Uh-uh. Opo. So, kung ating pong kukumpitin, kung sa ang value po niya ay sa murang-mura, sa mahal po, halimbawa, sa mahal po, ang mahal po ay, ang halaga po ng mahal ay umaabot po siya ng 130. Ipagpalagay po na 100. So, sa 100 kilos, magkano po yun? 10,000. So, ang isang puno po, meron po tayong 10,000 na kinita after po 7 or 8 years kung hindi po tayo babagyuhin. Then, kung kukumpitin po ninyo, yung pong ininvest yung 300 na puhunan, bumalik po siya after 10 years ng 10,000. Eh, yearly na mumunga naman po siya. Kung sa year, kung ang alam ko po ang lifespan ng pamumunga po ng rambutan, kung di po ako nagkakamali, is 2015 po yung, wari ko po yung 300 na ininvest natin para po ipuhunan na parang nakatago, na parang nakabangko, parang hindi po tayo lugi. Kasi kung sa bangko po natin tatago yung 300, hindi po siya aanak ng ganun kalaki compare po dun sa... inilagay po natin sa isang puno na alam po naman natin na siya po ay mamumunga. Kahit po siya ay bagyuhin or hinumila po ang kanyang pamumunga, siguradong-sigurado po tayo na hindi po tayo lugi dun po sa ating investment na ibinili po natin dun sa ating puno. Opo. May tanong lang ako, kasi di ba sa 300 na binili natin puno, di ba meron pa rin tayong ilalagay ng mga fertilizer, mga insecticide? Kailangan kasama yun sa computation? Opo, kasama po iyon. Hindi naman po kayo from time to time naglalagay po eh. Kasi dito po, ang ginawa po namin sa farm is para pong natural farming. So yung pong mga dahon po ng mga naritong dahon, saka yung part po doon, parang ang ginawa po namin, yung pong pinaka-fertilizer po niya, yung mga dahon po doon. Tapos si daddy po, yung pong mga... parang vermicompost, yes. Yun po yung ating ilalagay po doon. Kahit po may mga inputs tayo, ay sigurado naman po ako na tayo po ikikita. Limbawa, yung pong example ko po sa inyo, sa isang puno, na maka 100 kilos tayo, kung sa malaking value po, mataas na presyo na bilihan, that is 10,000. So, kahit po tayo ay nag-inputs doon, ang halaga po ay 500, or nag-labor pa po tayo, hindi po tayo lugi para sa isang puno. Pag kinumpit po natin. Dok Sosie, kung nagmamadali ka, pwede kang bumili ng ano eh. Yung nakita ko yung drum, yung binili ko so doon sa, nandun sa rapitan ko, may mga drum. Mga ano yun eh, mga 5 years. Sa Talisay? Oh, mga 5 years na yun, yung drum na yun. Pero mas mahal. Umabot ng, binili ko ng 4,000. 4,000? Pero, hintay ka na lang ng 2 taon eh, ano na, pwede ka na mag-ani, di ba? Oo nga. So may pera pa din, kikita pa rin. Marami pa tayong matututunan sa aming pagbabalik tungkol sa rambutan. Ito po ang Agri Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agri Ako Dyan. So, naiwan nga po yung aking katanungan kung pwede ba ang rambutan dito sa aming lugar ng Nueva Ecija, Ma'am Mirna?
Yes po. Di po ba ang Nueva Ecija nasa part po ng Norte? Di po ba? Opo. Part ng northern area po. So sa amin pong observation po, ang lahat po kasi ng aming harvest dito sa parte po ng Laguna, ng Quezon at ng Mindoro, alam ko po dinadala po yan sa Manila at saka po sa part po ng mga nasa north area kasi po parang wala po diyan na rambutan. So kung siguro po i-analyze po natin bakit wala doon. Siguro po gawa po siguro nung yung location kung siya po ba adapted dun sa lugar yung pananim na to. Yung observation ko po parang hindi ko po alam kung adapted po dun sa lugar na yon, pero dahil nga po pagtitingnan po natin bakit po walang masyado ng gaganim dun sa lugar kasi usually po lang sa lugar po dito sa papunta sa Davao at saka po dito po sa Laguna. Yun po ma'am. Mas konti rito no, pero may nagsubok din. Meron naman may namumuka, baka hindi ganun kadami kaysa doon sa area ng Laguna area. Kasendo, saan lugar? Sa Pangasinan ba meron? Sa Rosales meron, Ordaneta, part of Villasis, meron din nakita, no? Kasi may nagbebenta eh. Area ng dito sa may Malasikin, may nakita rin ako na mga nag-aano ng rambutan. Pero marami yung binabagsak sa Ordeneta, talagang galing Laguna. Yun. Dito sa amin sa Bulacan, marami niyan sa DRT, Doña Remedios Trinidad. Ang sabi nila, medyo mas malamig daw ng konti kaysa sa Nueva Ecija, mga ganyan. Yun ang sinasabi nila. Kaya pansinin mo, ang lansones, yan rambutan, magkakapamilya din yan. Tama po ba, Ma'am Mirna o Sir Joel? Tama po. Mukhang yung lansones, mas mahirap pa eh. Dito kasi sa North, nahirapan yung talaga yung lansones. Yung rambutan, namumunga pa. Pero yung lansones, hirap dito talaga. Pero alin ang mas mahal? Pag bumili ka sa palengke, alin ang mas mahal? Lansones o rambutan? Lansones. Mas mahal po ang lansones. Pagkano po ang lansones, magkano rambutan? Times 2. Anong pinaka matandang rambutan at saka ganong kataas yung rambutan? Puno ng rambutan. Mga 20 feet po. 20 feet? Oh, 20 feet po siya. Oo. Hanggang bubong ng bahay? Lampas po. Bali, mga 20 to 25 feet po kasi ang 5 feet po kasi taas po. Ng tubo. So parang apat na patong ko po bago yung apat hanggang limang patong ko po. Isang tubo kasendo kay ni humigit ko po lang. Eh di parang lansones din. Parang din po lansones kasi nga ang taas. Pero yung yabong. Yung canopy hook kasi niya yung mas maluan. Mayabong po eh. Kasi kung compare po natin sa ang rambutan na compare natin sa native na lansones, ang kanyang canopy malakwas, mahaba ho ang abot ng kanyang mga dahon. Samantalang ito namang native type po ng aming lansones dito ay hindi po ganun kalalago. Pero yung taas po, hindi po sila nagpapanghuli. Pero sa nangyari ho ngayon dito sa amin sa Laguna, kukunti na po kasi ang bumunga ang mga lansones. Dinadaig na ho ng mga nagrarambutan ang mga lansones dito. Although mas mahal pa rin po ang lansones as you compare mo sa rambutan. Mas mabilis lang po kasi pakinabangan itong ating itong ating mga rambutan. Kaysa sa lansones. Opo. Ang lansones po kasi October po ang harvest niya. Samantalang ang rambutan po kailan? Nag-start po siya ng July. July. Gano'ng katagal po ang harvest season ng ng rambutan? Parang July, August, September. October meron pa rin po. Apat na buwan. Apat na buwan, tuloy-tuloy. Isang taon, apat na buwan. Apo.
Pero Manong, ano, parang mas delayed ngayon, no? Mas delayed ngayon o pareho? Oo po. Nahuli po ngayon. Dati po, noong po nagdaang mga panahon, July po, kami po ay nakakapag-harvest na ng rambutan. Pero sabi ko nga po kay Daddy, ngayong pong year na to, parang sobrang late po. Kasi September po na kami nag-start na mag-harvest. September po siya. Parang first week of September po. Dalawang buwan po siyang delay. So yung talaga bang, pong ano, may pagbabago po gawa ng klima. Oo, may change po. Yung mga variety ninyo, available na yan. Kung ako'y pupunta, yan, si Casendo, mahilig pumunta ng talisa yan. Available ba yan? Iba kasi, yung pong sa ano po, yung pong, kung sa market po, hindi nyo po siya masyadong makikita sa market, yung pong variety na to. Kasi nga po, hindi po siya masyadong nai-anonsya sa, di ba, sa market. Hindi po siya yung commercial na nakikita po natin sa mga ano. Kaya po nung magkaroon po kami ng exhibit po sa Manila, kung hindi po yung tatanong, noong 2008 or 9 sa Quezon City, sa magkaroon po rin ng exhibit ng Flora. Para exhibit po siya doon eh. So, isa po sa mga dinala po naming halaman po doon sa exhibit ay rambutan po sa Calanzones. So yung rambutan po, hindi po namin hindi po namin alam na ang kausap po pala namin ay dati pong undersecretary po ng agriculture. So pina-explain po sa amin yung variety po namin, ganun. Kasi wala po siyang, andali po daw yung nakausap doon sa exhibit na nagarambutan din po. Pero bakit po yung aming puno ng rambutan, iba po yung pag-explain namin. So doon po yung nalaman na iba po pala yung variety nung sa amin. So ngayon po, marami pong tatanong sa amin kung meron po tayong variety na available. So sa ngayon po, ang amin pong wino-workout ni Daddy ay mag-aano po kami ng sayon doon po sa mga existing po namin na puno para po yung pong gusto pong bumili at magkaroon po ng ganitong variety ay mabigyan po naman namin. Opo. So yun po yung aming ano po ni Daddy. Drafting. Ita draft. Drafting, yes. Opo. Drafting. Opo. Ma'am, itong variety nyo ay rare. As in rare talaga dito sa atin. Opo. RX3 po siya. Kaya hindi po siya RR, hindi po siya R5, hindi po siya kung ano yung variety ng rambutan. Kaya po, lagi po nilang sinasabi, RR yan. Kasi nga po, yun po yung alam nila. So, ginagawa na lang po namin, sige, RR na nga yan. Kasi nga po, pero RX3 po siya. Opo. Kasi nga po, hindi po naman nila alam, kahit po nang gawin namin explain, hindi naman po nila maintindihan. Kaya po, gano'n na lang po yung ginawa namin. Sinabi naman, sige, RR na nga yan. Opo, itong RX3 ba ay mas malapit sa lychee? Kasi parang, di ba, ang texture ng rambutan sa lychee halos magkapareho. Para po siyang gano'n. Ang variety po niya kasi yung maano siya yung hindi po yung malaman siyang, yung pong variety ng RX3 may kunat po yung kanyang meat tapos hindi po agad siya parang alam niyo yung napepes lalaban po siya sa peste yun po ganun po yung variety niya kasi yung iba po na variety pag binuksan niyo po pag pangit po yung labas hanggang loob pangit siya siya po hindi hindi po siya ganun. Hanggang labas lang po siya, pero ang loob po, hindi. So, ganun iniisip po is mas makapal. Kasi di ba pag binuksan mo yung rambutan, para pa siyang may second skin sa loob. Makapal po siya. Meaty po siya. Oh. Tapos hindi po masyado makapal po yung balat niya. Maliban po ba dito sa sa ating prutas, meron pa ba ibang gamit ng rambutan? Yes, maliban sa pagkain. Ginagawa po siyang wine. Rambutan wine. Opo, ginagawa po siyang wine. Tapos kami po, mahilig na po magluto si Daddy. So, ginawa po namin siyang parang... Bistik. Opo, ginawa po ng rambutan. Ginawa po siya ng adobong rambutan. Yun po, na-picture po yung sa TV. Yung sayang ginagawa. Wala tayo dyan. Ma'am, bubulong ko lang sa iyo. Ma'am, subukan mo rambutan ice cream. Talaga po. Okay po. Parang lychee nga. Sa kanila, parang may nata pa yung texture. Parang mas masarap po yan. Tama. Kasi, di ba, merong mango ganyan-ganyan.
Subukan niyo, ma'am. Nice. Sinunod niya ako. Nice idea. Kapag sinunod mo ako, sasabihin mo yung matanda na nagsabi noon. Ma. Si Doc. Siya pang matanda. Matanda ni second. Oo. Ako, ganyan pala ang rambutan. Alam niyo po ba, ako talaga, sanay lang ako kumain ng rambutan. Ma'am, paano yan? Ngayon, katulad ngayon, maraming bagyo na dumaraan na naman sa atin. Ano yung ginagawa natin para po ma-safety? Meron bang way para ma-safety natin ang ating mga pananim? Pinagpapasa Diyos na lang natin. Wala. Bakod na lang po ng panalangin. Prayers lang po talaga. Prayers po. Siguro yun din yung magandang magkaroon tayo, no? Yung way paano maging ma-safety yung ating mga pananim. Siguro sa panahon ni makadevelop tayo. Yes po. Amy, alam mo naman ang agrikultura, umaasa tayo, marketing. Opo. Yan ba ay dinadala nyo sa Kamaynilaan, sa Kabiyastan? O may pumipick up sa inyo? At saka anong oras ba ang pagpitas ng rambutan? Yung iba kasi tulad ng talong, madaling araw daw. Yung paano ba sa inyo? Paano? Okay po, dito po sa amin ay may dalawang uri po ng mamimili. Isa pong namamakyaw at isa naman po yung po pwede mong ikaw na mismo ang magbenta nito sa merkado. Ang tawag doon ay? Ang tawag po namin doon ay Baniaga. Okay po. At dito po sa dalawang ito, sa pamamakyaw, ang advantage kung ikaw yung magpapapakyaw, hindi ka na matatakot na nanakawin pa ito. Ikalawa? Nakakaw? Bakit may nananakaw ba? Wow. Yes po. Meron pong tinatawag tayong magsasako. Sakto? Hindi magsasaka? Kung may magsasaka po, may magsasako. Magaling yan, magaling. Po. So, ikalawa po, dahil sa inyo na pong ipinapakyaw, bumagyo man, nakasafe ka. Kasi bayad na siya. Paano yung pagpapakyaw, siya na rin mag-spray? Na po, lahat-lahat. Wala na po tayong intindihin. Abutan na lang po kayo ng pera, tapos na. Sila na po ang bahala lahat doon. Simula sa pagputi hanggang sa huling pagputi. Kanya po ang lahat doon. Wala na po tayong pakialam sa ating puno noon. Para po kumbaga, ang iyo lamang, ikaw ay nagtanim at iyo ang lupa, tapos na. Ikalawa po, yung pakyaw na yun, po pwede pong minsan lamang, pwede naman pong pandalawang taon, pantatlong taon, apat na taon, limang taon, depende na po sa inyong mapapag-usapan. Kaya kung ang inyo pong ang inyo pong rambutanan ay papakyaw mo ng good for 5 years, di babayaran kanya ng for 5 years. So yan naman po ang kagalingan ng mga may pumapakyaw. Ngayon, dito naman po sa pagbabaniaga, ang risk, okay, kabaligtaran po ni Mama Makyaw. Pwede pong manakaw. Ikalawa, babagyuhin ka rin. Ikatlo, meron kang extra kabalagi. Kasi hindi mo sigurado eh. Pwede anytime pag bumagyo. Kasi kasama rin din ang mga paniki. Ayan, isa pa po yun. Yung mga taga paniki. Yan po yung mga isa sa kalaban nitong ating ano. Ang advantage naman po nito na kapag ka po banyaga, nagbanyaga, ay di mas malaki ang presyo po ay kontrolado ninyo. Mas malaki po ang inyong kikitain. Kayo po ang magdidikta ng presyo. Yun. Okay po? So, dito sa may sa pakyawan, ang magdidikta ay ang mamamakyaw. Dito sa banyaga, ikaw ang susunod. Kung gusto mong ibenta or not, kung gusto mong sa isang linggo pa, nasa sa iyo yun. Kung saan ibinibenta? Saan ibinibenta? Okay po. Meron pong dinadala po nito sa parte ng norte or dito po sa Manila. Sa umaga pa lamang po ay mayroon po kayong magha-harvest. At ang magha-harvest pong ito, dapat madami. Depende sa lawak. Okay. Depende sa lawak ng inyong haharvestin. Mas madami kayong mag-harvest, mas mabilis kang makakapag-harvest, mas madali mong madadala agad ito sa pamilihan Baksakan. O sa bagsakan.
Dapat po, pagdating ng 4 o'clock, sarado na. At wala na kayo o tigil na kayo sa pagputi. Dahil pag hindi ninyo ugad nadala ito sa bagsakan, ng 4 o'clock, maiiwan yan. Ay di baka bukas, bago na po ang presyo na yan. Baka hindi na po yung baka kuhanin sa inyo. Kasi nga po, mabilis po ang pagbaba at pagtaas ng timbang ng rambutan. So, yan po ang isa sa pamamaraan namin dito. Amy, Sendo, ibig sabihin, yung pagka-harvest at alam na natin lahat ng produktong agrikultura, nasa harvesting, tiyempuhan eh. Tiyempuhan. Yes po. Kung sabay-sabay lahat. Po. Kung sabay-sabay lahat, magsak ang presyo. Kaya po, isinishare po namin dun sa pag ang manpower po natin ay kakaunti po at yung pong harvest ay ilan. So, hindi po kayo makakasabay yung presyo nyo po dun sa mataas. Kasi nga po, nung araw ng Monday, mataas po ang presyo, dalawa ang tao ninyo. Nung sumunod na araw, Tuesday, ay ang presyo na 70, dun kayo nagkaroon ng maraming tao. So, yung ang laki na po ng difference noong so 100 sa kasi Monday 70. And Tuesday. So, ayun po. Oh. So, ang amin naman pong ginagawa. Same po din. Parang na, same, parang kahit anong produkto, kahit baboy, di ba? Yes po. So, ang isa pa po namin ginawa ay nagkaroon po kami ng tinatawag din pong na, di ba uso po ngayon ang farm tourism? So, naggawa po kami ng parang pick and pay. So, isa rin po naman market din namin yon. So, yung, dahil, pero dahil po sa pandemic, hindi po na materialize po ulit yung ganong konsepto na pick and pay dahil nga po sa pandemic. Pero isa rin po yun sa magandang market. Kasi ang gusto po ng mga guests po natin, lalo po mga taga Manila, ay sila po yung ha-harvest dun sa puno. Mm-mm. Sila po yung pipitas. Para po ba sa ibang bansa yung apple? Kasi nila yung apple. Ganun din po sa atin sa Pilipinas. Kasi gusto po nilang sila yung ang ibinibenta po natin experience. Oh, experience. So, gusto na lang mag-tipid sila kasi yun na sa abing po sila obo, ay familiar sa mga puno at halaman. Hindi po nila kaya i-distinguish ko ano yung puno ng lansonis, ano po yung puno ng rambutan. Totoo po yan. Kaling ko ako din po ganun. Isa ako din. Hindi pa ako nakakita ng puno ng rambutan eh. Hindi pa po talaga ako nakakita ng puno ng rambutan. Kaya nga gusto ko itong ano, nakikinig lang ako kay Lawang Mir na ngayon eh. Ayun na, sa Laguna. So yun po yun. So yun naman po yung mga advantage ng mga bata sa probinsya na sila po parang ordinary lang po sa kanila itong mga nakakita sa paligid. Ganun po. So ayun po. Yun po yung ginawa namin. So meron po siyang big market para po sa farm tourism. Yes, napakalaki yes, po yung big market po doon. Hindi po kaya ang saklawan ng ilang tao lang. So yung ating pong bansa is ang ating bansa is agricultural land po talaga siya. Yes, so talaga pong napakaganda na tayo po ay maging capital of farm tourism sa buong, kung hindi po tayo nag-pandemic, sa buong Pilipinas, sa buong mundo, sa buong Asia, na maging farm tourism capital po tayo. Kasi marami po tayo dito mga tanim na mga magaganda na pwedeng pang showcase po natin sa mga guests po natin. Malapit na! Malapit na mag-open up! Sana lang po matapit yun po yung ating prayers. So ngayon, ma'am, ang inyong farm na Forest Wood Garden ay hindi tumatanggap ng mga bisita o kayo ay for reservation? Actually po, dahil ang Laguna po ay under pa po tayo ng MECQ. So 3 months po kami buhat po noong pag hindi ako nagkakamali, kailan ba 'yon? September po ba 'yon? Or August? Noong August, September, October. So 3 months po tayo, more than 3 months po kami hindi nakakatanggap ng guest. Pero yung pong aming LGUs, pumayag po sila na at least 30% ay meron po kahit pa paano. So sa ngayon po, parang dahan-dahan pa lang po namin ini-announce na limited na tao kasi gusto po talaga nila, kaya lang wala na po yung bunga, ubos na. Na-harvest na. Opo, yung timing, hindi naman po nag-swap dun sa ano. I think yung tourism, ano eh, nag-open up na yung ibang area eh. So, sa tingin ko by next year, open na yan talaga.
Opo. Sana nga po. Yes, opo. Maliban sa rambutan, ay marami pa kayong mga puno diyan na namumunga. So pwede din sila mag ano doon mag ano mag-pick. Yes anong, po. Anong mga bunga 'yan, Amy? Ma'am Mirna, sir Yes po. Joel. Anong anong mga Joel ibang po. Halaman niyo pa? Yan. May abyo rin po kami. Abyo. Yes po. Meron din po kaming durian. Oh, durian. Uy, durian ha? Durian sa Laguna. Opo. Pero, lang, yeah. Pero hindi pa po siya masyadong namumunga kasimula ng gano'n. Kasimula pa lang po. Oh. So, yun po. Tapos nga po, ang ginawa nga po namin is multi-story cropping. So, from itaas, from second level to the ground. So, underground. So, doon sa taas po, meron pong kind coconut. So, pwede po tayo mag-harvest ng buko. So, gusto nila po yun. Then, yung second level po, ito po yung mga rambutan, lansones. Then yung pong ating pong papaya, narito po yung ating abyu. Then yung pong next level po, narito po yung mga kalbos ng kamote, sa ilalim po, gabi, luya. So yun po, ganun po yung ginawa po namin sa amin pong ano. Walang putol. Ganda kasi ano si Ma'am Mirna ay landscaper, kaya naayos niyo maigi yung pagkakapwesto. Ng kanilang actually, mga alagang halaman at puno. Opo. Actually, ma'am, ano po, nangyari po kasi dun sa amin, ay na-apply po namin dito is a permaculture. Permaculture. Na farming, yun po yung aming tinawag. Kasi po, yung natural landscape po ng lupa, hindi po namin ginalaw. Kasi po, ay may mga existing na po eh, hindi po kami nagsimula from zero. So, may mga existing na po kasi, nari na po ang puno ng niyog. So, dahil naroon na siya, kami na lang po yung nag-adjust kung saan po namin ilalagay po yung mga tanim po. Ganun. So, ano lang yan. Apo, ang location po namin ay nasa Barangay Santa Elena, San Pablo City. So, ang way po namin ay going to Dolores Quezon po. Pero kami po ay Barangay Santa Elena. So, naway-waste okay. po siya. Ang iaanon lang po nyo ay Forest Wood Garden. Nawi-waste po siya. Pakiulit, ano po? Ano po nga? Forest Wood Garden po. Barangay Santa Elena, San Pablo okay. City. Nawi-waste po siya. Ay, makabisita dyan pagka na-lift na. Ano, MECQ po, no? Tama, MECQ. Opo, opo. Sana ay makabisita kami. Gusto na po namin nila Doc Sose at Kasendo na magagala eh. Oh, medyo maano pa po eh. Medyo. Bukod po dun sa mga orchard, meron pa rin po kaming ilan mga livestock na kung saan ang aking pong anak na agriculturist ay graduate ng agriculture. Hindi pa lang agriculture. Ay siya po ang nag-aalaga nito. At ito po ay iba't ibang klase ng breed ng chicken. Meron po siyang alaga na yung pong isa sa pinakamahal na chicken. Dito rin po, malatagpuan na rin po sa amin sa farm. At malaki po na itutulong nito kasi nga po ay sa amin, since farming. Na natural farming ang amin pong ginagawa, as well as sa tulungan po ng amin pong pamilya, yung pong mga ipot ng mga manok ay isa pong namin pinakasilbing patabak sa amin pong mga puno. Ako, Ma'am Mirna and Sir Joel, maraming salamat po. Kayo may yes, maraming natutunan, lalo na ako kasi sabi ko sa inyo, di ko pa nakikita yung puno ng rambutan. Yan siguro din po yung, ano kasi ako ay taga-norte at sila taga-south naman. Lansones nakakita na ako pero yung rambutan ay hindi pa. So maganda din po na meron tayong gitong klaseng programa kasi Endo and Doc Sose. Pabor na pabor sa akin. Yung pala yan. Pero sana pa'y makita ko po na personal. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. At sana nga po, mapag-usapan naman natin yung bamboo sa susunod po, Ma'am Mirna. Maraming salamat, Mirna. Joel. Joel. Kami dyan. Pupunta kami dyan. At maraming salamat okay. na despite po na hindi ganun kaganda ang panahon, eh napagbigyan niyo po kami. Maraming salamat po. Opo naman. It's our pleasure po. Opo, sa susunod po ulit sa uulitin, ma'am. Opo. Opo. Okay. Thank you po. Maraming salamat din po sa inyo. Doc Sose.
Doc Sasi and Casendo, thank you din po. At sa ating mga manonood, maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa amin. Sigurado ko na naglalaway kayo sa rambutan dahil masarap po ang rambutan ngayong panahon. At sa mga susunod na araw, marami pa kami ipapakilala sa inyo na iba-iba pang variety ngayong araw ngayon. RX3 ang ating napag-usapan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan! Agree Ako Dyan!